Hello, what is up mga mom, sir, sir, mom? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to talk about the Harlequin 1-inch scale action figure from Funjoy. So ito yung packaging niya, super ganda, grabe. Super glossy box, the image of Harlequin, DC logo, tapos Harlequin logo, sticker or seal ng DC and Warner Brothers, meaning authentic product to, original siya. Tapos meron ding DC and Warner Brothers logos, Suicide Squad na text, Harlequin logo, Harlequin text. Tapos sa likod you have image of the action figure, the pose, may mga dalawang poses, movable molding option parts, QR code, barcode, Chinese text here. And then you have MTL here, tapos Harlequin logo. Yun. Tapos magnetic tong side ng box. Ganda ng packaging niya. Tapos sa first tray, nandito yung action figure. Second tray, nandun yung base. Yun. Thank you very much, Laro Anan, for providing the action figure for unboxing, review, and customization. Kung gusto niyo makakabili ng Harlequin, mag-send lang kayo ng inquiry kay Sir Ariel Justin Baste of Laro Anan. Or meron din siyang Shopee page. Laro Anan yung pangalan ng kanyang Shopee page. Ang price ng figure na yan ay 1,150 only. Okay, game. Start tayo sa accessories ni Harley Quinn. Ganda ng base niya. It is a circular base na ang diameter niya ay around 5 inches. Tama ba? Oo, 5 inches yung diameter. Kaya kahit anong pose ni Harley Quinn dito sa taas ng base, kayang-kaya kahit naka medyo spread yung legs niya, kayang-kaya yung mga dynamic poses na gagawin nyo. Nasa loob pa rin siya ng base. Then you have the Harlequin logo, tapos meron text na Harlequin, and then meron din mga hexagonal patterns dito, parang beehive, tapos meron circular na pattern dito sa gitna. Okay naman yung material niya, stable, matigas. Okay yung plastic quality. Tapos dito, ito yung rod na waist grabber. So, bibikit nyo lang, ikakabit nyo lang dito. Yan. Tapos itong part na to medyo mahigpit lang to, kaya yung pag binend nyo to, wag nyo hawakan dito sa malapit sa wag nyo hawakan malayo sa joints, dapat dito, kasi pag dito nyo hinawakan baka yung force or yung pressure na i-apply nyo, kasi mahigpit siya, baka mabali. Yan, kaya dito lang siya. Ayan, oh, mahigpit siya, sobrang higpit. Ayan, oh, nakatakot nga galawin eh. Tapos yung waist grabber niya, hindi siya spring loaded, pero matigas naman, kayang-kaya niya i-hold si Harley Quinn dito. Okay? Tapos ito yung iba pa niya accessories. Yan, apat na alt hands. So meron kang trigger finger na left hand, relax hands na right, tsaka grabbing finger na left hand. Tapos meron kang dalawang bracers. Tapos meron siyang mallet. Ganda. Meron siyang pattern na red, diamond pattern sa gitna, stripe na black, tapos yung mismo mallet para siyang light yellow. Tapos yung handle niya, metallic purple, ay yung bar niya pala metallic purple, tapos yung handle niya black. Ang length nito ay around 3.25 inches. Tapos meron pa siyang isang accessory, it's a bat. Super nice. Meron ding mga diamond pattern sa may handle. Ang ganda nung parang texture dito sa may handlebar. Tapos 3.5 inches yung kanyang length. Ganda rin ang pagkakagawa rito. Tapos yung kulay ng bat, light yellow. Ito pa yung isa sa mga angas na accessory niya, pistol. Or parang Desert Eagle type na pistol. Ganda. Ganda, parang siyang custom na Desert Eagle. So silver yung body, tapos may mga gold na details, gold na dots, tapos merong black na circle, tapos may cross, tapos yung handle niya para siyang gray. Yan, ganda ng pagka-metallic. Yan, tapos yung last accessory niya, ito head sculpt, astig din, forma. Kamukha ni Margot Robbie. Customize na lang natin to na medyo vibrant din yung kanyang buhok. Mas may kulay. Okay din. Flexible yung kanyang part ng hair dito. Maganda rin yung open mouth na design. Ito, okay naman yung eyes niya.
para lang siyang konting very very subtle lang yung pagkanya ano, pagka sleepy eyes. Pero very nice. And here we go. Ito na nga si Harley Quinn from Fun Joy. Sobrang ganda, mga ma'am, sir. Para sa akin ito pinakamagandang ano, ginawa ni Fun Joy din sa set. Harley Quinn stands around 7.25 inches tall. Ayan. So simulan natin sa ano? Simulan natin sa buhok. Ayan, focus natin naman. Ay sa head sculpt pala. Head sculpt okay siya, maganda. Kamukha talaga ni Margot Robbie. Teka, focus natin. Ayan. Ganda ng pagkakagawa dito. Very nice expression sa mukha. Ganda ng pagkakagawa ng buhok. Ito, itong part na to flexible. Tapos soft material yung kanyang pigtails. Ganda ng pagka-blend niya. Tapos yung kanyang, hindi siya super blue, parang siyang teal or turquoise. Tapos dito very very light na, hindi na siya pink eh. Para na siyang peach. Parang siyang skin tone din. Ay. Yan. Yan, parang siyang skin tone. Tapos meron siyang makeup dito. Medyo parang sumabog lang din yung pigment. Pero okay yung effect kasi ganoon naman talaga yung effect ng kanyang ano eh, ng makeup. Na para siyang smudged. Tapos meron siyang ink na heart dito. Ayan. Some sort of a tattoo. Ayan. Tapos yung sa leeg niya meron siyang choker na movable po din nakalagay. And then we have the vest, the straps, tapos yung clothes niya. Ano ba nakalagay? Daddy's little monster. Super nice. Okay din yung shape ng body, yung proportion, very cool. Talagang maganda yung gawa ni Fun Joy dito. Also yung kanyang articulation is nice. Mamaya punta tayo sa articulation. Yung pagkakagawa ng clothes, okay siya, may konting weathering or damage kasi dito torn siya, napunit. Ayan, kita yung skin tone niya rito. Okay din yung skin tone na ginamit, very light, very pale. Ganda. Tapos sa likod, dito yung ang ganda rin ng pagkakagawa ng choker, meron pa mga straps. Yung kulay ng choker niya para siyang very desaturated gold na metallic gold siya, ang ganda. Tapos dito, we have the black strap, silver na buttons. Para siyang, dito sa detail na to, para siyang may mga thread pa. Para pa may mga thread yung ano, yung clothes niya. And then, folded yung kanyang shirt. Sa kamay, dito naman, ano, fold, ano to, tawag dito? Natatanggal din tong ano eh, itong kanyang bracelets eh. Ito. Alam ko articulated din ito eh. Medyo mahigpit nga lang, pero alam ko natatanggal yan. Kasi nung tinanggal ko yung kamay, natanggal din siya. Okay, tapos dito sa kanyang belt, nagagalaw din. Angas. Yung belt niya, black belt, tapos may mga metallic detail na ano, na diamond studs. Tapos dito din sa kanyang shorts, half siya red tsaka blue. Yung pagka-red niya dito, very dark red. Parang na siyang metallic na maroon. Tapos dito naman sa kanyang legs, nakasuot siya ng stockings, tapos may mga tattoo all over her legs. Nakalagay dyan, ano ba? We have the heart, pudding, Harley plus pudding, diamonds, yan. Arrows, ito, till wait forever, yun nakalagay. Ganda ng pagkakagawa rito. Tapos sa kanyang shoes. Ang ganda ng detail din ng shoes eh. Ayan, we have the shoelaces. Tapos parang siyang high cut. Tapos meron pang takong na kulay red. Parang siyang very sporty yung dating. We have the white na body, red trim, black na detail. Stig. Tapos okay naman yung articulation. Okay. Ay, dito pa pala sa holster niya. Ito palang holster niya. Dito yung ano eh. Nagmi-meet yung holster. Meron pang circle na detail. Sa holster niya, meron din siyang baril dito. Kaso hindi siya natatanggal. Pero pareho lang yung body ng baril. Ayan. Pareho lang yan. Yun nga lang, dito sa loob, hindi siya metallic. Black na.
black na rito. Ayan. Hindi na nila ginawa ng metallic na kulay. Ganda rin ng holster eh. Hindi naman siya nag-hinder sa movement. Okay game, articulation tayo. Head, up, down, left and right, rotation, twist. Ayan, 360. Tapos nag-articulate yung kanyang choker. Tapos sa kamay, out. Pwede nga ba? Konting-konti lang. Hindi na ata pwede out yung kanyang shoulders. Pull out. Basta ganyan lang siya. Well, actually meron pala, konti lang. Pero yun, 360. Tapos, double jointed na elbow. Ball joint na kamay. Hindi na nagagalaw to. Walang movement dito sa kanyang holster. Tapos may movement dito sa kanyang chest. Maganda rito yung ginawa nila. In-extend nila itong chest area. Kasi dito kay Batman, hindi nila in-extend. Ano, pag naka-chest out sila, ang laki ng gap dito. Ano. Dito kay Harley Quinn, maganda yung pagkakakat nila, seamless. Ano, parang shadow lang nung ano, nung chest area niya. Ganda. Tapos dito, we have the meron bang movement? Oh, meron ding waist na movement, twist and tapos sa legs, kick. Kicking motion. Yung nga, pag kicking motion, ganito na siya. Makikita nyo yung mga joints sa ilalim. Kasi nga, naka-shorts lang siya. Also, pag pinold down nyo yung joint, ganito yung itsura niya. Ang laki nung gap. Yan. Pero pwede, it works naman eh. Yan. Yun nga lang, makikita yung portion na to. Yan. Okay, tapos sa knees, double jointed. Dito sa paa, ball joint. Okay, punta tayo sa accessories na pwede niyang hawakan. Dito kasi trigger finger lang, wala siyang grabbing finger na right. So ang binigay sa atin, trigger finger lang dito sa kanan niyang kamay. So mangyayari dito, itong pistol lang yung pwede niyang hawakan. Pero sinubukan ko, pwede niya rin palang hawakan itong kanyang mallet. Kahit na nakaganon yung isa niyang finger, yung index finger niya nakataas, pwede pa rin pala. So pwede niyang pagsabayin yung bat at saka yung mallet, magkasabay niyang hawakan. Yan, so parang ganito. At least, ano, di ba, sabay niyang nahawakan yung mga, ano, mga weapons niya. Try natin yung pistol. Ayan, mas maganda yung grip niya dito. Kasi saktong-sakto talaga. Madali lang naman siya, yan, no, ipasok. Medyo pasok nyo lang tong barrel pa side, ay yung handle pa side, tapos saka nyo i-twist para sakto dun sa kanyang trigger finger. Try naman natin magpalit na ano, head sculpt. Ayun, madali lang pala i-pop eh. Tapos palit natin tong ano, open mouth. Ayan, nakakabit na pala. Ayan, ganyan siya. Super nice. Stig eh, no? Para sa akin to pinakamagandang ginawa ni ano, ni Funjoy dito sa series na to. Okay, one thing na pwede niyo palang gawin para mas mukhang loaded si ano, si Harley Quinn. Kumuha lang ako ng blue tack, tapos dinikit ko sa likod. Tapos gusto ko ma-equip niya yung bat or malagay niya yung bat sa likod niya. Yan, pwede niyo ilagay dito. Yan. Yan, para siyang quick grab sa mula sa likod yan. So para mas meron siyang loaded na accessories. Yan. Kung trip niya lang naman. Yan. Tapos sinuot ko din yung bracers niya na parang may mga spikes. Okay naman, maganda niya, maganda suotin kasi nag-a-add siya ng ano, ng texture. Kaso nga lang yun nga, medyo ingat kayo kasi medyo matalas din siya. Yan. Madali lang siya yan, no? Madali lang siya ikabit kasi flexible naman yung material niya. Medyo ingat lang din kasi nga matalas. So yun mga mom, sir, ma'am, para sa akin, this is the best release from the Funjoy na 1-9 scale series. Ang nirelease nila si Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Cyborg, and Joker. So para sa akin, ito yung top 1. Grabe, sobrang ganda ng head sculpt. Kumukha talaga ni Margot Robbie. Napakaraming accessories.
walang loose na joints, ang ganda ng proportion, super nice, grabe talaga. So yun, kung gusto nyo maka-order nito, si Harley Quinn, punta kayo kay Sir Eric Justin Basti of Laruanan. Pwede nyo i-type Laruanan on Facebook or Laruanan on Shopee. Makikita nyo yung kanyang pages, okay? So yun, thank you very much for watching. And yung mga next review natin, si Cyborg Superman. Actually, yun lang pala, si Cyborg tsaka si Superman, okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!